Able to fight off of it. I think it's really, really essential to be able to. Look at these shorts. He needs to get up in here. So, let me. Y'all know the name. D. Sword. Fans, kasama ko po ngayon si Johnny Elorde. Siya po ay isa sa mga anak ni Gabriel the Flash Elorde. Kamusta po? Hi, magandang araw rin sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa press conference ni Ana Hulaton. Ano po ang masasabi niyo kay Ana? Nakita ko yung tape niya na napakaganda ng ginawa niyang laban. Ano po ba? Kasi syempre marami tayong mga boksingerong Pilipino na lalaki na nagre-representa. Ano ba tingin niyo sa women's boxing na ngayon meron tayong female fighting right? Eh sana lalo pang dumami yung mga babae na itong boksingera. Lalo sila magkaroon ng interest. Anong nag-impress sa inyo sa fighting style ni Ana? Ana eh parang siyang talagang siya, hawak niya ang corona, ayaw niya manuan. Leading siya lagi. Uh-huh. In terms of her skill set, ano yung pinaka-nagaganda kayo sa ginagawa niya? Ang maganda sa kanya yung job niya. Yung job talaga? Oo, talagang medyo nahihirapan yung kalaban. Nakokontrol niya yung fight sa job eh, no? Oo. Eh kayo naman po, kamusta po ang, alam ko mayroon kayong anak na nagbo-boxing din, tsaka yung mga Elorde Gyms. Kamusta naman po balita sa inyo? Yung isang anak ko, kakalaban lang sa Naga nung last Saturday, nanalo siya. Tapos yung isang anak ko naman, nalaban sa March 25, yung panganay ko. Sino po yun? Si Bai. Bai Elorde. Si Bai. Okay. Sino po mga kalaban niya? Isang taga Thailand. Wow. 8 rounds ang laban nila. San po yun? Sa Sopital. Oh, Sopital. Dito sa Maynila. Oo. Eh, kamusta man po yung Elorde Awards? Maganda naman dahil marami kami na imbitahan ng mga champion. Sana nga pati si Ana makarating rin. Opo, yun nga po eh. Kailan po yan? Sa March 25. Sa March 25 din po. Ano naman tingin niyo sa sa mga darating na laban sa Pinoy Boxing tulad ng laban ni Manny kay Mosley? Ano tingin niyo dyan? Ako, kay Manny pa rin ako at nakita ko naman si Manny kung mag-isayo. Talagang todo-todong isayo ni Manny. Alam ko po, ang ama nyo ay isa sa mga four founding fathers ng Philippine boxing. Na-imagine nyo ba noon na abot sa ganito ang Philippine boxing at ang dami ng mga Pilipinong champion at umuwi pa din sa Pilipinas mula sa ibang bansa? Siguro kung buhay pa ang father ko, lalo siya matutuwa sa dami nilang world champion na ngayon. Ang galing eh, no? Lalo pa siguro kung ito rin yung mga panahon na nandito pa yung daddy niyo, no? Ay, oo, talaga matutuwa yun. O sige po, marami pong salamat, ha? Maraming salamat din. Doing my job, doing my job, doing my job, doing my job, doing my job.